Nako, eto na nga po ang balita ngayon mga sangkay. Mga malalakas na bansa na kaalyado ng Pilipinas, pinasok na po ang West Philippine Sea at naglayag po sila doon. Nako, tingnan po natin ang nangyari. I'm sure magagalit na po dito yung China. So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. So kung isa ka sa mga solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon kung saan ka man ngayon. Eto kasi, mga sangkay, no? Merong ginawang military exercise ngayon ng Pilipinas at ang malupit po na ito. Kasama po yung mga malalakas na bansa gaya po ng Japan doon mismo sa West Philippine Sea. Nako, mag-aalboruto ngayon ng China. Eto, alamin po natin. Well, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Aba, 1.29 million subscribers na po tayo dito. Congratulations po sa ating lahat mga sangkay. Hindi po natin mararating ito kung iilan lamang po tayo mga sangkay. No? Talagang nagtulong-tulong po tayo hanggang sa umabot po tayo sa 1.29 million subscribers. So, ilang tulog na lang? 1.3 million subscribers. Ibig sabihin, madaragdagan po ng 300,000 ang 1 milyong mga solid sangkay dito sa YouTube. Kaya naman, kung ikaw ay hindi ka pa nakakapag-subscribe at gusto mo mapabilang sa paparating na 1.3 million subscribers, ano pang hinihintay mo? I-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa ibaba. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Okay? Napaka super duper easy lang. Sa mga nanonood sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto nga po ang nangyari. Eto po muna, tingnan po muna natin. Eto po yung pangyayari mga sangkay. Philippines, Australia, Japan, dami no? New Zealand, at kasama po yung United States of America. Ayon po dito, nagkaroon ng aktibidad doon po sa West Philippine Sea. Naku po, tingnan nyo yan mga sangkay, oh. Mga malalakas na pandigma, nasa karagatan. Ayan, di ba? Kita nyo yan mga sangkay? Yan po ay pagsasanib puwersa ng mga malalakas na bansa. Wala pa po dyan yung India, na isa rin po sa naiinis dito sa China. Grabe, oh. Yan po yung mga warship. Alam nyo mga sangkay, ito ngayon, kumbaga kahit papano eh nakakabawi-bawi tayo ngayon. Kasi noon wala pong ganyan, nung panahon po ni Tate Digong, wala pong ganyan. Absent po tayo sa mga ganyan, yung mga military drill with the other countries sa mga kakampi po natin. Wala. Kasi tropa daw tayo ng China mga sangkay. Eh wala tayong kamalay-malay, kaya wala pong ano eh, walang military presence dyan sa ating teritoryo. Ito mga Chinese, inagpapatayo na po na marami pong mga istruktura sa ating teritoryo, mga sangkay. Diba? Ganun ang kanilang ginawa. Ngayon, nagulantan na lang po tayo nung panahon ni PBBM. I think, ito po yung hindi nagustuhan talaga ni Bongbong Marcos. Nung malaman po niya na imbis na pagkikipagkaibigan yung ginawa ng China, ginulangan lang po tayo. Sa tingin ko nga, yun ang dahilan bakit kumalas si BBM eh. Diba, naalala nyo? Unang sampa pa lamang po niya na pagiging Pangulo ng Pilipinas, sino ang binisita niya? China kaagad. Diba? China kaagad. Pinakaunang binisita ng ating Pangulo, pinasyalan. China. Kasi tropa eh. Pero bakit nagbago? Sa tingin ko mga sangka, ito yung nakita niya dyan sa West Philippine Sea. Na mukhang nung nakita na po yung talagang totoong senaryo dyan sa West Philippine Sea, hindi nagustuhan ng Pangulo itong nakita nila. Kung kaya't ngayon mga sangkay, biglang nag-iba, bigla pong kumabig kahit po yung Amerika ay nag-traitor sa kanilang pamilya, eh ngayon mga sangkay, pinakikisamahan ni PBBM. But I'm sure, nadala na po yan sila PBBM sa nangyari sa kanilang pamilya. Nung EDSA 1, kung saan Amerikano po ang bumitbit sa buong pamilya nila papuntang Hawaii instead na dalhin sa Pawai, Ilocos. Diba?
So, ngayon, mas wise po yan. Hindi po papayag yan na magulangan ng Amerika, mga sangkay, si Bongbong Marcos. Pero, eto, kumbaga, ginagamit niya po yung US dito para po, syempre, malamang, kahit papaano, mga sangkay, kapag may military presence ang karagatan natin dyan sa West Philippine Sea, kahit papaano, kumpiyansa po tayo na hindi po masasakoti ng China yan. Kasi, ang goal talaga ng China ay buong West Philippine Sea, madali. Ayan, mga sangkay, mga warship po yan. Philippines, Australia, Japan, New Zealand, at ang Amerika. Lapa po dyan yung India, mga sangkay. Ngayon, mga sangkay, ito na. Panoorin natin ang balita tungkol dito. Nagsagawa kayo araw ng Multilateral Maritime Cooperative Activity ang mga puwersa ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa. Mm-hmm. Nagsama-sama ang Naval at Air Force units ng Australia, Japan, New Zealand, America. Grabe, no? Yan po, mga sundalo, magkakasama. Amerika at Pilipinas sa pagsasanay sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Magagalit dito in China, pero kahit naman po sila magalit, wala rin naman silang magagawa. Desisyon ng Pilipinas yan. Yun nga po yung hindi ko nagustuhan sa China. Kapag may ginagawa ang Pilipinas, parang kailangan pa magpaalam sa kanila. Buti sana kung probinsya tayo ng China, hindi naman. Diba? Hindi binanggit kung saan particular isinagawa ang aktibidad. Ayon sa AFP, bahagi ito ng shared commitment sa mga karapatan ng bansa na nakasaad sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Ngayong araw rin, nagkaroon ang China ng sarili nilang drill sa dispute. Uy, mayroon din pala ang China. Sinabayan pa, mga sangkay. Ito ah, doon din po ata ito sa Scarborough Shoal. Ito pong napwestuhan nila, mga sangkay. Ito po yung sinasabi natin na nung time na nagkaroon po ng standoff yung Pilipinas at China dyan sa Scarborough, nautusan tayo, mga sangkay, ng US na umatras para lang hindi daw magulo. Hindi magkaroon ng mas malaking problema. Ang mali natin, kasi naniwala tayo. Kasi ang nangyari, itong China hindi po umalis. Tayo lamang po ang nag-retreat. Umatras po tayo, yung mga sundalo natin. Ngayon, napwestuhan ng China ang Scarborough. At ito na po ngayon, mga sangkay. Diyan sila nagsagawa ng military drill sa Scarborough Shoal. Disputed area sa South China Sea. Binanggit ng China na sa panatag o Scarborough Shoal isinagawa ang reconnaissance at early warning exercises at pagpapatrolya ng kanilang Southern Theater Command. Grabe, no? Ayan, no? So, ano po inyong komento tungkol po dito, mga sangkay? Nagsama-sama po yung mga malalakas na bansa. Ito po ay Australia, Japan, New Zealand at Amerika. Pinasok po ang West Philippine Sea na sinabayan naman po ng China sa kanilang military drill doon po sa Scarborough Shoal. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Naku, magaganda po yung topic natin dito. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.